Hey guys! What's up? It's Noitives here. So yun guys, ang ating pag-uusapan ngayon ay ito nga tungkol na naman sa mga trabaho at opportunity. At tayo naman ay pupunta sa Nova Scotia. So but again, sana po ay makatulong ito sa inyo, lalo na yung mga naghahanap ng mga opportunity dito nga sa Canada. And again guys, ngayon ay andito naman ako sa likod ng bahay dahil bukas ay mag-snow na naman dito sa Calgary, ano? So but anyway, again, kung kayo naman ay bago lang sa aking channel, sana po yung makonsider yung i-like, i-subscribe, huwag niyo kalimutan i-click ang notification bell para like and updated sa ating channel. Halika na! Kwentuhan ulit tayo! So there go guys, ano ating pag-uusapan dito sa ating channel ay ito namang tungkol sa Nova Scotia. Dahil nga sa meron silang mga pathway na sinasabi na naman dito sa ating vlog. But again, lahat ng mga sinasabi natin dito, ilalagay ko yung link doon sa description box para at least kayo ay basahin nyo na lang, ano. Dahil mayroong isang nag-comment sa akin na bakit daw hindi detalye yung ating pagbibigay impormasyon. Dahil nga sabi ko, hindi naman natin na... Hindi ko rin kabisado kung ano ang inyong mga qualification. Kaya sabi ko sa inyo, basahin nyo na lang itong ating website na pinapakita natin dito sa ating channel para at least kayo mismo ay mag-scroll up or kayo na lang ang mag-search, ilang edad nyo, ano mga point system ninyo. Yun ang importante. Dahil nga sabi ko sa inyo, hindi lahat na ibibigay ko sa inyo dahil hindi po ako immigration officer, hindi po ako immigration consultant. So, para at least lang itong ating information dito ay mga gabay lang sa inyo para at least mayroon kayong mga idea kung paano nga mag-apply dito nga sa Canada, no? Sa mga job seekers dyan na naghanap, nagbalak na pumunta sa Canada, ay sana naman itong ating channel ay makatulong sa inyo, no? Dahil nga sabi ko sa inyo guys, ako ay... nagre-research ako para at least meron ako maibigay sa inyong information. And again, ito nga ang ating information ngayon ay itong Nova Scotia. But bago po yan, sinasabi ko sa inyo lagi na kung kayo man ay nag-apply bilang isang express entry, any nominee program, maghanap kayo ng area dito sa Canada na medyo manipis ang population. Hindi po kayo ay mag-apply doon sa Vancouver dahil napaka-crowded na. Hindi pwede kayong pumunta doon sa Toronto dahil napakaraming tao na. Ang importante, sinasabi sa inyo, na kung makahanap kayo ng mga lugar na maliliit, maliliit pa sa Calgary, maliit pa sa mga lugar kung saan sa British Columbia, hindi ko sinasabi sa Vancouver, but British Columbia, napakalawak din yan. Ang Ontario, napakalawak din. Ano? So, but again, sana po, kahit nga kayo ay nagbalak ng international student, no? Mas importante, mas maganda rin na kayo ay mag-apply doon sa PEI. Ito, Nova Scotia. Ito sa Saskatchewan. Dahil nga, hindi pa ganun karami yung tao. Okay, hindi ka ganun karami. Like, ang Calgary is more than 1 million. But again, sinasabi ko sa inyo na maghanap tayo ng lugar kung saan yung posibilidad na paano tayo ma-hire ng mga employer, aside lang sa sinasabi ko sa inyo na ayusin natin yung resume natin dahil yun ang panlaban natin, ang resume. Pero kung kayo man ay nag-apply bilang isang express entry, mga nominee program, hanapin ninyo yung inyong points na medyo mataas ang points ninyo dahil ang itong mga pathway na to sa express entry, point system ang pinag-uusapan, no? So again, sana po yung ating previous video ay kung hindi po kayo nakapanood doon, sana po yung mapanood ninyo dahil napakagandang points din yon na at least may idea rin kayo kung paano ka mag-apply dito sa Canada, ano? So ang importante, sinasabi sa inyo na talagang magbasa-basa din kayo guys, sabi ko sa inyo, magbasa-basa din kayo dahil nga sa hindi naman lahat ng impormasyon ibibigay ko sa inyo dahil nga sabi ko sa inyo, hindi po ako immigration consultant, wala pa ako lisensya para sa ganyan. Itong akin lang ay mga point system lang, mga points lang kung saan kayo pwede, ano bang pwede para sa inyo, ano. So but again, itong ating pag-uusapan ngayon, itong ang Nova Scotia is offering immigration pathway to food services worker, no? Napakaganda rin ito dahil nga sa i-scroll down niyo lang to. Dahil nga kung sino man yung may mga NOC 6513, yung mga food and beverage services, yung mga server,
sa mga food and service server, no? Itong NOC 6513, food and beverage server, at saka ito din ang NOC 6711, food counter attendant, mga kitchen helper, mga related support occupation. Tapos itong NOC 6731, yung mga light duty, cleaners, no? Yung mga naghanap na mga magtatrabaho sa hotel, magtatrabaho sa mga cleaning, no? Magtatrabaho sa cleaning. Baka pwede kayo dito, guys. Talaga sinasabi sa inyo. And again, ang dami pa to sa baba. Medyo i-scroll down ko lang, basahin nyo na lang yan. At dito tayo. So guys, itong eligibility and occupation and in-demand stream, you know, mayroon tong pito na NOC na nakalagay. So again, kung kayo man ay NOC 3413, basahin nyo na lang yan. Itong mga nursing aid, at saka itong NOC 6513, yung mga food and beverage server. Yung NOC 6711, no? Yung food counter attendant, kitchen helper, to mga kanina sinasabi ko, NOC 6731, yung light duty cleaners, yung mga NOC 7511, yung naghahanap ng mga truck driver diyan na gusto at tagbalak mag-truck driver sa Canada. Malay nyo, baka pwede kayo din dito, no? Yung mga NOC 7521, yung heavy equipment operator, yung mga crane, nagtatrabaho sa crane, nagtatrabaho ng mga any heavy equipment, guys, i-check ninyo to. Ang NOC 7611, ito yung construction trade helper and laborers. So again, sinasabi sa inyo, importante anuhin ninyo to. I-check ninyo. Dahil nga ang edad na kailangan dito is 21 to 55 years old. Mayroon nagtatanong sa akin dati na pwede ba siyang mag-apply bilang isang express entry, 50 years old na daw siya. Oh, ito, baka pwede sa inyo to. Ano? So again, i-check nyo lang. But again, ito na naman tayo, yung CLB, yung Canadian Language Benchmark na sinasabi. Ito po ay level 4 lang. Sinasabi sa inyo pa ulit-ulit lang na dapat mag-practice kayo sa mga apat na antas ng test dito sa Canada, dahil importante talaga. Sabi ko sa inyo, kung hindi man ito mag-work para sa inyo this year, paghandaan ninyo ang darating na 2022. Okay? Dahil napakalaking factor na ito nga yung ating itong trabaho dito ay makukuha ninyo, ano? Dahil napakaganda itong opportunity na baka pwede kayo mag-apply dito. But again, sinasabi sa inyo, dahan-dahanin nyo lang, mag-practice kayo ng IELTS, mag-practice kayo ng yung itong CLB na to, dahil 4 lang ang kailangan, no? Malay nyo, baka makuha nyo to, di ba? So again, sinasabi sa inyo na tuloy-tuloy nyo lang, ituloy-tuloy nyo lang na pag-aralan, ituloy-tuloy nyo lang na di naman natin alam talaga. Sinasabi sa inyo, hindi natin alam. Dahil nga sa itong pag-apply dito sa Canada, alam ko medyo mahirap, alam ko medyo tricky lang siya, dahil maraming requirements na kinakailangan. Pero sinasabi sa inyo, dahan-dahanin nyo kung ano ang importante, ano ang priority na isasubmit sa immigration, unahin nyo muna. Tapos ano naman ang susunod? Ito na naman. So kailangan talaga one at a time lang. Dahil nga sa itong sinasabi sa inyo na talagang ituloy-tuloy nyo lang itong pag-search nyo dito sa Canada, or we never know, baka naman kayo ay makahanap naman kayo ng employer din dito sa Canada. Ayusin ninyo ang inyong resume. Dahil importante ang resume na maayos, dahil nga sa itong resume ay ito yung panlaban natin. Dahil nga sinasabi sa inyo, ako inaayos ko yung resume ko. Thanks God, itong taon ng 2021, naka-apat ako na employer, ano. So talaga siguro magbabayad ako nito ng tax sa susunod na taon, dahil nga ang dami kong T4, no? So dito kasi pag marami, based on my experience, pag marami akong T4, nako, sure ako dyan, next year may babayaran ako dyan. So but again, sinasabi sa inyo, dahan-dahanin nyo lang, dahil hindi naman natin talaga alam na kayo man ay makapag-apply. But again, sa mga gusto din na mag-apply doon sa IPAMS, doon sa workabroad.ph, itry din ninyo. Mag-apply din kayo doon sa mga previous videos ko, andun yung mga link nyan. So again, di talaga natin alam. Kahit ako, hindi ko rin talaga masasabi.
na kayo man ay makahanap din kayo ng employer dito nga sa Canada. Dahil talagang ngayon, again, sinasabi ko no, dahil ako'y draftsman dito nga sa Canada, and maraming opportunity sa draftsman, no, sa drafting. So kung kayo man ay nagbalak ng maging draftsman dito nga sa Canada, itatry ninyo na kayo ay makahanap ng employer, dahil medyo nagkikik na ang drafting ngayon, ha? Medyo nagkikik ang drafting. Pero sabi ko sa inyo, itry-try nyo lang. Dahil nga sa hindi naman natin alam na tayo ay makakuha din ng employer, kung mapapasaan man to, tiyaga-tiyaga lang, no? Dahil nga may nag-PM din sa akin, sinasabi nga na hindi daw, wala pa daw nagre-response doon sa Indeed, sa job bank. Sabi ko, ano lang, kumbaga, pasensya lang din, no? Maging pasensyoso lang din, dahil nga sa importante din kasi yung patient natin sa pag-a-apply din dito sa Canada, dahil hindi naman agad-agad napipick up agad, no? So isipin din natin yan. So but again guys, ano, magsha-shoutout lang ako dun sa nag-PM sa akin, at siya po'y isang draftsman din, si Franz Kate. Ayan, siya po isang draftsman, at sabi niya, i-shoutout ko daw siya dito nga sa vlog. So, but anyway, again guys, ano, kung pwede ninyong i-share itong ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak din pumunta sa Canada, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider din ninyo i-subscribe itong ating channel, para at least naman ay, baka mayroon pa kayong ibang impormasyon na makukuha din sa ating channel. So, but anyway, again, maraming salamat ulit sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking channel. Ako po ulit si Noy Tips. God bless and have a wonderful day. So, ayun guys, ano, ito yung papunta ng Vancouver. Yung area naman doon ay papunta ng Edmonton, papunta ng Saskatchewan, papunta ng Medicine Hat, yan yung papunta doon. And then pwede ka rin dito dumaan, papunta ka rin ng US, lalabas ka, Manitoba, papunta ka. So doon naman na area. So yun, napakaganda sa area ko.